Magandang araw po. Ako si Kim Bernardo Lokin at ito ang Diretsyong Pananaw. Ngayong araw, makakausap natin ang senatorial candidate na si Greco Belgica, ang dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission or PACC. Magandang araw po sa inyo, Ginoong Greco Belgica. Magandang araw, Ma'am Lokin, Ma'am Kim, and sa lahat po nakikinig sa atin. At nanonood, di ba? Actually, hindi ko nga alam kung how I should introduce you because everyone knows that I have known you as you were commissioner, you were one-time counselor, you became chairman eventually of the anti-corruption organization, yes. And you wear so many other hats, di ba? So, sabi ko, nung nalaman ko natatakbo ka for senator, I think the question is that, why did you decide to run for senator? I know that you've been in politics once, but why did you decide to run for senator at this time? Commissioner, chairman, counselor? Thank you, ma'am. You know, 6 months ago, I was dying of COVID. Talaga? Opo, nag-critical ako. Tinaningan ng doktor ang buhay ko. Sabi ng mga doktor, Chairman Belic has 36 hours to live unless you give him these medicines. Mm-hmm. So my mom, who was a doctor, medicated on me. Signed all the waivers, pinagtulungan ng kapatid ko at asawa ko na makuha yung mga gamot and to get it to me on time. Mm-hmm. And long story short, we got the medicines, kinarga sa akin ng mother ko, ayaw pa gamit ang FDA, DOH, World Health. We satisfied all requirements and these were medicines na ginagamit na all over the world. Yes. Pero ayaw lang papasukin dito. These Correct. Were alternative medicines. Yes. So it worked. In 24 hours, I sat up, as from food, I was getting on my way to get better. And then, fast forward, ang problema, apat kami sa pamilya nagka-COVID. Oh. Ako lang po nabuhay. What? Pati po yung nanay ko na naggamot sa akin, namatay, because the doctors didn't want to use the protocols and the medicines that she used on me. And my mom was already 2 weeks to medicate herself. And even if I wanted to, hindi ko mabuhat yung katawan ko to do it for her. Dahil pinaalis ko na nga yung mga doktor at mga nurses. And sabi ko, ako na gagamot sa mama ko, I'll do to her what she did to me. But, you know, in short, she died. So hindi pa ako fully recovered sa COVID noon. Kasi COVID really puts you down. Hindi ka makalakad, hindi ka makatayo. Yes, yes. I'm so sorry to hear that. So, anong month ito in 2021? October ako naglibing . Hindi pa ako nakaka-recover fully. Naglibing na po ako nanay ko. Mm-hmm. So, you know, going back, 18 days into my recovery sa loob ng hospital, you know, I was just thanking God na buhay pa ako, you know, going to recovery. I was just looking at the window kasi yung kwarto ko, puro pader . When there was this big window and there were plenty of trees. So, the whole day, nakatingin lang po ako ron sa puno kasi parang gumagaan yung damdamin ko when I see the trees. Mm-hmm. I'm listening to songs na thanking God, you know. I was just thanking the Lord I was alive. And then my phone rang, you know. It was Senator Bongo. Mm-hmm. Like yes. My friend. Parang na kami magkapatid ni Senator Bong talaga. That's right. Dahil sa kampanya laban sa korupsyon, doon talaga kami ang utusan ni Pangulo sa sa aspeto pong yan. Pagka mabigatan na, call Greco na yan, tapos tinatrabaho na namin. Tama. So, yun yung mga sinisibak. And then, sabi niya, pare, kamusta ka? Sabi ko, okay naman ako, boss. Sabi ko, mukhang mabubuhay naman daw po ako, sabi ng doktor. Sabi niya, sige, ganun ba? Sige, kanya, palakas ka dahil bukas. Endorso ka namin ni Pangulo para kumandidato sa senador. Ah, okay. So, ha? Sabi ko, kayo. Sabi ko, salamat. Hindi, ikaw pa rin mag-decide. Sabi niya, sige po, kasi lang ako makakatulong. Doon lang ako, huwag niya mag-alala sa akin. Mm-hmm. So, you know, I was in that roller coaster, you know. I survived that 2 weeks na ganun-ganun. Akala mo mamatay. And then suddenly, I'm thanking God I'm alive. Then suddenly, I get a call na, you know, I was going to run for senator. And then I opened the Zoom. The following day, yun, nakita ko na nga ang Pangulo and then nakita ko na yung partido was already announcing my name as one of the senatorial candidates. Mm-hmm. So, long story short, ma'am, alam na natin na nangyari, si Pangulo went to PDDS from PDP, which is my party that I founded in
and president and a party that we organized in 2018 para mm-hmm. ipagpatuloy ang advokasya at saka aspirations sa Pangulo after he finishes. Yan ang PDDS eh. I see. So, yeah, this is the newly formed party. Kasi before we went on air now, actually, medyo naguguluhan nga ako dyan eh, di ba? Pero, alam mo, Chairman Belica, ang tanong ko dyan, ibig mo sabihin, nung sinabi sa'yo na tatakbo kang senador at idadraft ka na pag magiging senador kasama sa senatorial slate, okay lang siya agad? Di mo na napag-isipan yon? Well, you know, I'm a good soldier. You okay. know, kung ano sabihin ng amo, mm-hmm. kung anong kailangan gawin, I do it without question and with no excuse. I learned later on, na as I went around, na talagang kailangan ipagpatuloy at may magpatuloy ng kampanya laban sa korupsyon na seryosohan. Mm-hmm. Hindi yung lip service, pero yung talagang gagawin ang dapat gawin. Walang pipiliin, itatatag ang mga opisina at institusyon na makakagawa niyan dahil napaka-weak po ng justice system dito sa Pilipinas at anti-corruption campaign. That's right. I think I share your feelings on this matter because when I was in Congress a long time ago, yun na nga rin, anti-corruption ang aming platform. Pero bago tayo pumunta doon sa, kasi tatanungin ko yung mga plataforma mo, siguro sabihin natin din sa mga nanonood sa atin ngayon, ano, ano po bang mga qualification ni Greco Belica para maging senador? Kasi sabihin nila, ibig sabihin pinili siya ni Presidente Duterte, yun lang ang qualification, naging chairman siya ng Anti-Corruption Commission, yun lang. Siguro magandang ipaliwanag natin, ano po bang background? Ako personally, I know that you have been in public service ever since you were young. Eh bagay, bata ka pa talaga ngayon, no? Mas bad nung mas bata pa. You became councilor of Manila. But, you know, please, tell us, ano po bang inyong background? Well, 20 years po ako in public service in many different capacities. Mm-hmm. Wala akong pagmamalaki, ma'am. Anak lang ho ako ng isang preso na naging pastor. Ang nanay ko, doktor, doktora, tinuruan ako ng tatay ko maging matapang, tinuruan ako ng nanay ko maging magalang. So eto po ako ngayon. Pero yung buhay po namin, talagang idinedicate lang namin sa paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa bayan in whatever capacity. Right. Natutunan ko sa magulang ko talaga yung mahalin ang bayan. That's why I've been serving the country, even in and out of service. And then, you know, growing up, I saw my dad mm-hmm. really worked hard to, you know, baguhin ang pangalan, ang stigma ng kanyang pangalan. That's right, kasi your father has his own story, obviously. Yes. Oh, diba? So, and I think everyone knows about it, no? Yeah, so, you know, ito lang po kami. We are, dyan, wala ko kami pagmamalaki gaya na sinabi ko sa inyo ngayon. And then, natutunan ko ang halaga ng paglingkuran ng Diyos at ang bayan. Na kung mahal mo ang Diyos at mahal mo rin ang bayan mo. So, 20 years ago, I started my public service career. Alalay lang po ako ng mayor namin dito sa Maynila noon. Mm-hmm. Utusan. Mm-hmm. Tapos, later on, naging konsehal ng kaanim na distrito ng Maynila. Mm-hmm. Became the youngest councilor. And then in 2013, I questioned the constitutionality of the PDAF, Pork Barrel right. System, and DAP. Which is still there, by the way, anyway. It's the Belica law. And, well, yeah. Well, ang point ko po noon, pumutok yung Janet na police cam. That's right. And I led the small group of lawyers, mas bata pa sa akin, and we questioned and we fought against the authorities of the land that time, the former president, the senators, the congressmen, the cabinet. We fought them all. And katakot-takot pong harassment ang inabot ko doon. There were times na may dalawang tangke na nakaparada sa bahay namin. Literal to, ama. Minamarchahan kami ng mga sundalo, paikot-ikot. Pinatakot lang, pinakatok ang bahay namin ng mga polis dahil nahanap yung mga lumang baril na wala na sa amin just to harass. Tinatawagan po kami na isasara daw mga simbahan namin. Mm-hmm. Nanay ko, empleyado lang po ng DOH director, iniimbestigahan na NICA dahil ano raw po ako, komunista raw ako dahil lumalaban ako sa gobyerno. But we survived all that and andito kami. And then 2016, I was one of the president's endorsees to run for senator. In 2018, he appointed me commissioner
of the Presidential Anti-Corruption Commission, and then later on, he appointed me chairman. In that span of 20 years, Ma'am Kim, when I became chairman, unprecedented po ang accomplishments namin sa PACC. Mm-hmm. Pinakamarami kaming kinasuhan na high-ranking government officials, pinakamarami kaming sinibak, pinakamarami kaming kinulong at inimbestigahan. And because of what we did, bumaba po talaga ang incidence ng corruption sa buong Pilipinas. Wala, pati mga congressman, nakaaway namin, pati mga cabinet secretaries, mga pinatanggal namin. You get into corruption, we're in your face, we report you to the president, file cases. Natakot po ang lahat ng government officials sa buong Pilipinas na mahuli into corruption at makasuhan at ma-expose. And that fear in itself is already an accomplishment dahil bumaba na yung incidence dahil natatakot ang tao. Although hindi ho namin na zero dahil kulang ang aming jurisdiction, maliit lang ang aming kapangyarihan. That's right. Pero kulang lang thief, kumbaga. Wala kami kapangyarihan na magpatanggal, wala nga kami mga pulis. This is something that I will strengthen in the Senate. That's right. Kasi ang next question ko niyan is that I am sure your top priority will still be anti-corruption when you go to the Senate. So ang plataforma po ninyo, ano po ang magiging prioridad ninyo apart from battling corruption when you are in the Senate? What are you looking at in particular? Ayusin ko po ang justice system, palalakasin ko po. Okay. Yan ang pinakamalaking problema. Palalakasin ko ang justice system, palalakasin ko ang anti-corruption laws dahil pinakamahina anti-corruption law dito sa atin sa buong Pilipinas. Wala nga tayo yatang very effective na anti-corruption law up to now. Ano po, very buti, isa ho tayo dyan. Walang struktura, walang tao, say national office, at don't have structure sa baba. Walang anti-corruption police. Pag naghabol ka ng drugs, may pideya, may police. Pag naghabol ka ng kriminal, may police. Pag naghabol ka ng terorista, may sundalo. Pag naghabol ka ng korupsyon, wala. Wala kang anti-corruption police. So, lalagay po natin yan. Pangalawa po, yung justice system, napakahaba, napakahina. Pag naisampa ka ng kaso, forever na yan, bago matapos. Minsan, patay na yung kinasuhan, buhay pa yung kaso. Oo nga, hanggang ngayon, 20 years, 30 years, nandiyan pa yung kaso, hindi ba? So, ineffective. So, palalakasin ko po lahat yan. Why? Yun ang tanong, ma'am. Oo. Dahil, because of, ito experience ko po sa PACC. When we put up a strong fight against corruption, tumaas ang government revenues. Buong gobyerno, nagtaas ang government revenues. Kasi dating mga pera pumunta sa korupsyon, pumunta na sa gobyerno, naibigay na sa programa. Mm-hmm. And dumami ho ang programa na natanggap ng tao sa gobyerno. Ngayon, ang dami-daming ayuda, ang dami-daming build. Why? Because of the strong anti-corruption campaign. So, if we will put up structures and strengthen the justice system, mas lalakas po ang anti-corruption campaign dahil mas matatakot ang mga tao at napaparusahan. Dadami po ang pondo ng gobyerno para meron tayong panggawa ng trabaho, pambigay ng pagkain, pambigay ng ayuda, pambigay ng eskwela, healthcare, ang kalusugan, mapalakas natin dahil yan po ang mga fears ng mga tao ngayon. So, lalabanan po natin yan so that the government services can be delivered to the people and businesses can grow and let, you know, we can all want, as a country, rise up from this pandemic. You know, napakahalaga po niyan yung sinabi niyo. Siguro my question po at this time is that when you talk about the justice system, how exactly are you going to tackle this? Kasi ang dami pong problema ng justice system natin yung bukod sa corruption na napaka-rampant at napakahirap tanggalin, hindi ba? Yung backlog ng cases. 'Di ba? Yeah. Katulad 'yan sinasabi niyo, 20 years na, how many years na nga diyan? At saka yung access to justice. Yes, yes. Again, diba? Lang po 'yan, ma'am. Mahina ang justice system. People talk about a weak justice system, but no one is really investing in the justice system. Mm. You have only 2,500 judges all over the Philippines. You have 110 million Filipinos. Sabi sa akin isang kaibigan judge, sir, judge, sir, 6,000 ang case backlog ko. Ibig sabihin, even if I try to finish one case a day, I will only finish 365 cases a year. Sabagay. Tambak pa rin ang kaso ko, meron pa na dadagdag. One. The PACC and the ombudsman only have, I had 20 lawyers. Mm-hmm. And the ombudsman has 24 field investigators. And we're supposed to oversee 2 million government employees. Wow, so impossible kulang. Task talaga. Oh. 110 million Filipinos, 2,500 judges. Kaya tambak. So what I will do, yung pinatanggal ko pong PIDAF, na 24 billion pesos noong 2013, inilipat ko po yan sa justice system. So the courts can hire more judges, build more courts, hire more prosecutors and investigators. That's right. Commensurate to the cases filed within their jurisdiction para mabilis matapos ang kaso. Number two yan. Number three,
babalik ko po ang parusang kamatayan sa kormal-dumal na krimen at korupsyon para po talagang matakot ang mga tao. So you are in favor of capital punishment? Yes, ma'am. Oo. Eh, alam mo, napaka, yung one of those issues na napaka-controversial, yung capital punishment, kasi mabigat ang lobby ng both sides, di ba? So, in your case, once you become senator, if you are able to, you know, tackle this, how will you now justify, you know, having, you know, capital punishment back in place? You know, being a Christian country, Christian nation tayo, 90% Christian, Roman Catholic and Christians. Basta Bible believers. Right. Talaga sa isang Christian nation, meron mo talaga capital punishment. That's right. Even Jesus Christ, our Lord and Savior, was penalized by death. That is capital punishment because of heresy. Mm-hmm. Wrongly accused. But yes. Ibig sabihin, present po. It was already there. Yeah, the law in itself, in a Christian community, imposes death penalty for heinous crimes and corruption. So there really crimes unto death and there are crimes not unto death. Yan, debate ng Romano-Katoliko po yan at mga Kristiyano. So, how do you justify it? You look at the word, di ba? And that's how you justify it. And then look at the statistics why drug lords and criminals flourish in the Philippines and they don't in China and they don't in Malaysia, Indonesia. Why? Because they're dito not daw, afraid eh. Oh, sa Pilipinas, hindi daw napapatay ang drug lords. Hindi sila natatakot kasi hindi sila mamamatay. Yeah, so they can even operate inside prison, di ba? So, yun po. So, you look at the facts, you look at history, you look at our faith, it's all there. Okay, so next issue, ombudsman. Ah. Okay, so alam mo, when you talk about, you know, backlog ng cases and all, eh di lalo naman po sa ombudsman. Ano po bang pananaw ninyo dito? At ano ganun po din bang, po yan. Yes. I will strengthen, kaya sinabi ko yung justice system, that we will strengthen them. Kulang na kulang din ang tao. Sabi ko nga sa inyo, 24 field investigators lang yan. I will create the National Anti-Corruption Council that will organize the local government and the barangay anti-corruption councils under the ombudsman. Lagyan po natin ng anti-corruption police. Lagyan natin sa Patapondo. So, is this gonna be similar, Chairman, to the yung ICAC ng Hong Kong? Kasi meron silang Independent Commission Against Corruption. Medyo, ma'am. Medyo, nung eraling ko ang ICAC. Kasi council and commission are two different things. I think mas malakas ang konseho. Ang commission kaysa council. Konseho, kasi konseho may basta may batas sila na nakapaloob sa kanila. Pag konseho kasi, National Anti-Corruption Council, lalagyan natin ng they can decide on their own. Pasok natin sa ombudsman to. So, pwede na. Hindi na gaya ng PACC, recommendatory. Yes, ito, desisyonan so, mo na. So, kailangan maging batas talaga eh. No? Opo, gawin kailangan natin batas. And hiwalay sa executive department. Talagang independent siya. Like, nasa sandiga, nasa court, or nasa ombudsman. Okay. So, eto naman po tayo. No? Total campaign na ngayon. Nasa gitna na po tayo ng kampanya eh. Chairman, kita mo, Chairman, ang tawag ko sa'yo ngayon, no? Diba? Dapat pala Greco Bellica para matandaan nila, hindi ba? So, Greco. Okay. Ang tanong dyan, konti na lang po yung oras natin. Mag-e-election na. Ano po ba ang strategy ninyo? Sa both for yung sa partido ninyo at saka for yourself to be able to make it to the Magic 12? Una, manalangin. O, lahat naman tayo. Kailangan natin gawin yun talaga. Pangalawa, magsipag. You really have to work hard to get your message across. You know, you have to use the power of media and social media. That's you have right. to hit the airwaves and you have to be in the, you know, places where people can see you, hear you, know you. Mm-hmm. And really find out the core problems of everyone, di ba po? Mm-hmm. Yun po, use technology. Technology has unaccountable effects, no? Mm-hmm. So we're heavily using as much as we can. Yes. Of course, social media is free. The power of social media is... Media, opo. Calling up friends and allies who wants, you know, real change. I mean, 12 po yung senador. That's gusto nyo, 11 korap. Maglagbay ka ng isang anti-korap, may panlabang ka sa korap. So, uy, nakakatakot yung statement mong yan. Ibig sabihin bakit, yung
ibig sabihin, ang presumption dyan eh. Kukwento ko sa iyo, ma'am. Bakit? O, sige nga, sana, sabihin sana, mo nga. Sana hugot ko dyan. Oo. Kasi pinag-iisipan ko talaga ito, ma'am. Sabi ko, ang daming kandidato ngayon for senator. 64 po kami. Oo nga, 64. That's right. To clearly state it, may kanya-kanya pong galing yan. In fact, dapat pakinggan po ninyo lahat yan. Alamin nyo ang lahat ng kalang nasasabihin, pero alamin nyo rin ang kalang nakaraan at yung nagawa na. Dahil yung sasabihin namin, hindi nyo alam kung magagawa talaga namin yon. Pero yung nagawa na namin, yun lang ang pwede nyo panghawakan kung sino talaga kami. Eh so, di pa paano naman yung mga wala pang experience? Ipapatunayan nila. It's a gamble. I mean, kaya nga, so anong advantage mo, di ba? So kapag pumasok ka dyan, I'm sure meron ka laging experience. You may have private experience. So, ikwento mo, because you're going to public service, you know, baka naman ang gusto ng iba, walang experience. Pero, so, paano naman yung discernment na kailangan gawin ng botante? Ah, ito po, sasabi ko. Humanap kayo ng tapat. Mahalaga yung tapat. Tapat sa salita, tapat sa samahan, usapan, tapat sa Diyos, at tapat sa asawa. I agree with you there. Tama yun. Kasi kung hindi niya kaya maging tapat, sa asawang kilala niya, paano siya magiging tapat sa kababae niya, hindi naman niya kilala? Parang kinopya mo yata yan dahil ginawa ko na rin yan. Sinabi ko yun? Na statement na yan noon. Hindi ko alam. Oo, sa anti-corruption, di ba? If you can't even stay true to your vows, marriage vows, di ba? Hindi ma'am, same spirit lang, kindred spirit. Pero that's a universal fact. Totoo naman yan, di ba? Tapos track record. Okay, track record. Yes. Tapos, okay. Ito ma'am, I've been analyzing, maraming sikat ngayon, pero corrupt. Oo eh, that's the truth. I mean, masakit man, yan ang totoo that's eh. The truth. Secondly, ang maraming Pilipino ang sanay bumoto ng sikat kahit corrupt. Totoo din yan. Totoo yan. Thirdly, ibig sabihin po niyan, maraming mananalo na corrupt. Mm-hmm. Totoo kaya, rin yan, masakit man. That's true. Isipin, di ba? So, ang point ko, ma'am, kailangan meron tayong panlaban sa corrupt. Kung gusto ng tao, kung gusto po ninyo ng talagang lumalaban sa corrupt, na meron track record to show, ako po yun. Okay. So, pag naisip nila, total 12 naman yan, kailangan kahit papano, ibigay nyo naman yung isa na may for anti-corruption. Kailangan yun eh. Kasi kailangan may lumaban, ma'am. Pero pag walang lumaban, pag wala na si presidente, sino pang katatakutan? Pero ang sasabihin naman nila, wala namang politiko na umaamin o tumatakbo na umaamin na he will be for corruption. Eh, diba? Siyempre lahat yan, i-deny nila. Siyempre, how can the voters know the difference? Kaya nga, especially, track record. Oo, pero counselor naman. Okay, yung dati mong position bilang counselor, dito sa Manila, hindi ho mayaman ang constituency ng 6th district eh. Halong-halo po siya eh, di ba? So, paano ang ginagawa natin? Yung mga iba, ang ginagawa nila, ang iniisip lang nila, di kukunin na lang namin kung ano yung binibigay nila sa amin, di ba? Nasanay sila sa ganon. How do you plan to deal with this? Sa akin, kunin nyo. Kailangan nyo yan eh. Mm. Pero huwag nyo iboto yung corrupt. Mm-hmm. Yan ang point. Kung nyo i-voting ka na, kunin nyo. Dahil pag hindi nyo kinuha, una, kailangan nyo. Pangalawa, pag hindi nyo kinuha, mamarkahan kayo. Diba? So, kunin nyo. Pero i-voting nyo yung tama. Yun ang sa akin doon. Ngayon, kung kaya mong hindi kunin, huwag mo na kunin. Pero kung mapapahamak ka, I think it's wiser. Mm-hmm. Kunin mo, gasusin mo, pero yung namimili ng boto, huwag mong iboto dahil yung namimili ng boto, magnanakaw sa gobyerno. Tama. Okay, so other issues here, ang daming actually natin na-cover eh. Ito naman lang tanong ko sa'yo. Yung ginagawa ng Senado ngayon, di ba, lalo na itong mga bandang huli because of the pandemic, yung very long investigation, especially on the family, pabor po ba kayo sa ganito? At ano po ba ang inyong pananaw sa ganito? Paano po ba dapat? What should be the proper conduct of investigation? Una, in aid of legislation yan, not in aid of election. That's what they did. I think that investigation is a phony, I think it's fake, and I think it's hypocritical. Dahil natapos-tapos po ang kanilang investigasyon, wala naman sila nakasuhan. Pangalawa na, wala sila nakasuhan. Sa hinaba-haba ng wala sila nakasuhan. At wala silang, at ang iniimbestigahan po nila is a private company
na dapat nag-iimbestiga doon, korte. Tapos pilit nilang idinidikit kay Pangulo at saka Senator Bongo, wala sila na akong ebidensya. After nila matapos yung investigasyon, dadalhin po nila ngayon sa korte, doon pa lang talaga maiimbestigahan yan para makuha ng probable cause. Ibig sabihin, wala mapaparusahan. Una. Pangalawa, ginamit nila in aid of election dahil wala naman sila na ipasang batas to cure this corruption. Eh, ilang dekada na po sila nag-iimbestiga. Sa unang-una, sa lahat ng inimbestigahan nila, ang Senado nag-iimbestiga din, ang Senado nagpapakaso din. Yung mga 12 years, 18 years sa pong senador dyan, gaya ng PACC, nag-iimbestiga rin naman tayo lahat pare-pareho. That's right. O ilan na ba talaga dyan ang nakasuhan nyo? Mm-hmm. Pangalawa, anong batas ang naipasa nila after that investigation that will strengthen the anti-corruption campaign? Wala, kasi mag-election na eh. Yan ang sinasabi ko. It's a phony, it's a hypocritical investigation that was used for in aid of election. Ako ma'am, sabihin nyo, PACC, apples to apples comparison lang, wala nang yabangan. Against 12 years, 18 years senators, ma'am. Nag-imbestiga sila, nagpakaso sila, ilan ang sa lahat ng inimbestigahan nila at in-expose nila, ilan ang kinasuhan nila. Ako ma'am, 154 cases against high-ranking government officials. Nagawa namin 3 years. Mm-hmm. 800 po ang sinibak namin ni Pangulong Duterte na government official because of corruption, 3 years. Okay. 24 po ang aming pinakulong na government officials in 3 years. Wow. 13,000 complaints po and reports on corruption in-address namin in 3 years. Na-depress ang corruption. Ngayon, nagtaasan ang revenue ng BIR, BOC, and BID. Record-breaking, in fact, ang sabi nila sa akin, they've been hitting the revenue targets. They're growing revenue targets consistently every month for the past 2 years. Hindi ho nangyari ever yun sa gobyerno natin. Nagdamihan ng build. That's true, ano? Kasi sa totoo lang, ngayon lang naman din tayo nagkaroon ng anti-corruption commission, di ba? So, I mean, that's where you see many firsts, di ba? Actually, bago yan, kasi konti na lang ang oras natin eh. Ang next na question ko naman sa'yo ngayon, balik na tayo sa politika. Total, nandito na tayo. So, paano po ba yun? Kayo po, kaalyado ni Pangulo. Ang anak niya, tumatakbong vice president ngayon na nasa Uniteam naman. Nasaan po ba kayo ngayon? Napakarami ho kasi ng partido na nangyayari. At saka parang ang lumalabas, hindi natin alam kung sino ang i-endorso ng Pangulo. Oh, yan po. Perfectly said. We're with the President Duterte's party. Mm-hmm. So, yan po. Meron yan yung PDDS. PDDS-PDP. So, PDP. Slash. Okay, so, yung... So, yung PDP na yan, yung PDP na kalahati, gano'n? Basta gusto kay PDP na gusto si PRD, kinuha na po namin. Okay. So, wala naman kasing PDP kusi, PDP money, it's just PDP. So, lahat ng PDP na gusto kay Presidente, kinuha na po ng PDDS. In-adapt na po ng PDDS yan. Kasi si Presidente ang bossing namin sa PDDS. Ano right. Po. So, si Presidente po ay nag-endorso ng mga senador. Ilan kayo lahat na in-endorso ni... Parang 8 kami. Si Robin Padilla. Hindi kompleto, eh, no? Hindi na slate, di ba? So, maliit lang, di ba? Si Robin, si Sal Panelo, si Ray Langit, si Marco Leta, si... kayo, of course. Apo, Astra Pimentel, ako po. Yusek Astra Pimentel, ako. Hindi ko na alam kung minalimutan pa ho ako. John Castrociones, Secretary John Castrociones. Oh, si Castrociones, that's correct. Ito po ang team PRD sa Senado. Si Mimsara, of course, is our Vice President already dahil syempre, anak ng aming amo. So, siya ang Vice President. O, sino ngayon ang Presidente ninyo? Kung sino ho sasabihin ni PRD, yun ang sasabihin. At kailan naman ho sasabihin ni Presidente Duterte yan? Malapit na ho yung election eh. Nasa sa kanya po yan and I have no beef against any candidates. In fact, kaibigan ko sila. Almost lahat kaibigan ko sa kanila. Almost. Meron lang ako hindi isang kaibigan doon pero ano po tawag nito? Ang mahalaga naman ko sa amin yung serbisyo sa tao. Basta yung magbibigay ng serbisyo sa tao at magkapatuloy ng programa ni Pangulong Duterte, wala po kami problema doon. So, we're just waiting for the final... the final endorsement and we'll all be there. Okay, so sabi mo kanina sa akin, bago tayo naupo dito, si President Duterte ay magiging active na
So, meron ka pang sinabi na date kung kailan siya magsisimulang maging active. Ngayon, yan ang tatanong ko sa'yo, ano yung mga planong mangyayari dyan. Pero bago nyo po sagutin yan, eh, magbabalik po kami, dyan lamang po kayo. Pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Nagbabalik po ang Diretsyong Pananaw at ang guest po namin ngayong araw na ito ay si Greco Belica na katulad nga ng sinabi ko kanina, marami po siyang katungkulan. Naging councilor ng City of Manila, naging PACC commissioner at naging chairman eventually. At ngayon, senatorial candidate naman. So, paano ba yan, Greco? Ang tanong ko sa iyo kanina, sabi mo si Presidente Duterte will be very active already at may mga gagawin siyang hakbang. Simula kailan? Bukas po. Bukas. Ibig bukas sabihin noon, Biyernes actually, kasi Biyernes ang ano natin, ang labas natin, no? Papunta ho kami lahat sa Davao tomorrow. Makikita-kita kami ron at i-introduce na po niya kami ron sa publiko at sa media. Ah, so there will be a public proclamation by the President in Davao for his slate. Sasabihin ba niya doon kung sino yung kanyang buong slate mula presidente, vice president, pababa? Baka senador lang po or baka pati si baka vice president. It will be hosted by Pastor Kibloy. So andun po kami, andun ang Pangulo. And then we're expecting the president to be in the big rallies that we will be conducting. So siya na po makakampanya din para sa amin. Okay, so that's something new, that's something we have to look forward to, ano, at malalaman natin ano yung mga mangyayari. Actually, yun pa isa eh. Greco, being here right now, di ba, sabi mo rin sa akin may mga frustration ka rin eh, at hindi lang ito konti, eh, no? Sabihin mo naman sa akin, ano ba talaga ang mga frustration mo? Having, you know, sat in where you have been, becoming a chairman, becoming close to the president, close to Senator Bongo, yet at the same time, you have frustrations. Ano yan? Well, lagi ko inuungot sa Pangulo, kulang ang kapangyarihan. Boss, kulang talaga ang kapangyarihan para talaga tapatan yung mga problema sa corruption. Number one po yan. Sabi niya, oo nga, pero ito rin gawin mo ito. So, kaya, you know, he compensated by, you know, giving me people, binigyan niya ako mga law enforcement offices, mga units. Mm-hmm. And, you know, sa anti-corruption campaign, alam ko ang gusto ng tao eh. Gusto ng tao talaga maprosahan. Sana tinanggal si Duque. Aso sa tingin mo? Sana tinanggal si Duque. Kasi parang, So that was your recommendation, I recommended that when I was PACC chairman. Tinapos ano naman namin ang sabi ni Presidente sa'yo? Well, pinasampa sa amin sa ombudsman. You know, pero yun na po ang limitasyon ng kapangyarihan namin. Eh. We are a recommending office. And I think na-drag down si Pangulo masyado at administrasyon dahil sa failure ni Secretary Duque. Mm-hmm. Tapos po, parang yun ang parang people think na you know, my favoritism siya. Oo, kasi sinabi niya nung nagkakampanya siya at nung bagong upo siya, not a whiff of corruption. Opo. And so, I think
you know, medyo doon nagkaroon ng doubt ang anti-corruption campaign. So, yun lang po ang frustration ko. But then, you know, the president knows best. Pinasampa niya sa amin sa ombudsman. Sinampa namin sa ombudsman. And we did our job. We gave our report. Ito po nangyari dyan. Ito po recommendation namin. Tanggalin na po si Secretary Duque because of the many failures na nangyari sa pandemic response. So, but I think mas na-seal or masisisil ang kumpiyansa ng tao sa anti-corruption campaign. Kung si, you know, natanggal si Secretary Duque. I would agree with you on that. Kasi I suppose magiging iba yung pananaw ng tao kung ganun ang nangyari. Eh, hindi nga ganun yung nangyari, di ba? So, para bang ang lumalabas nun, talagang lumalabas yung totoo na wala talagang ngipin ang PACC. Tama well, ba? Hanggang doon lang talaga ang aming kapangyarihan. Recommendatory office lang po kami. Oo, that's true eh. So, kasi hindi naman kami batas eh. O yun nga, kaya nga kailangan siyang isa batas, hindi ba? Na yan ang sinabi mong tututukan mo. Oo, para once, ano, para yung dinesisyon na namin, ma-implement na kagad namin. Okay, so a few weeks before election, ano ngayon ang strategy mo para makapasok sa Magic 12? Ito po, you know, as I said, kasi kanina sinabi mo mag-iikot tayo, mananalangin of course and all, di ba? Pero ang gusto kong malaman sa iyo, Greco, is that ano yung mga probinsya ang uunahin ninyo apart from Davao, of course. But you know, when you talk about the Philippines, yung region, yung mga pinakamalalaking region eh. Nakita mo ba kung saan mo kailangan na medyo magsipag-sipag pa? Uh-huh. Kung anong region 'yan, saan malakas yung iba at saan ka pwedeng humugot ng iyong mga botante? Apo. At saka sino ba sa ang tina-target mo na voter for Greco Belhiga? First, ang una ko siyempre pupuntahan dyan yung mga kapananampalataya ko, mga kaibigan ko, diba, to start campaigning, family and friends. Right. Secondly, mga natulungan namin, you know, na this is a perfect time this to go around. This is your base, yes, correct. Apo, number two, of course, yung mga political friends ko po naman talaga na sumusuporta sa mga mayors and governors and congressmen na naniniwala sa pupuntahan ko. And then, siyempre ho, priority, yung mga baluarte na po ng Pangulong Duterte at Senator Bongo, ang inikutan ko na po, in fact, naikutan na po namin lahat. This is going to be probably the second round for some provinces and first for the Visayan region. Dahil nung nagka-Odette, hindi ako ng kampanya sa Visayan, nagbigay lang ako ng mga tulong, bigay, kasi ayoko namang pumunta rin ng kampanya tapos ganoon ang sitwasyon nila. No? So basically, ganun po. And then, thirdly po, napakaganda nga po ito. Hiningi namin sa Pangulo, nasamahan kami. Mm-hmm. Dahil wala man kaming kandidato Pangulo, pero basta nandiyan, kasapat na. No? So, oo nga, pero so you're talking about Visayas region, and then yung baluarte ng presidente, Mindanao yun, hindi ba? Hindi po. Yung baluarte na probinsya nila sa buong Pilipinas, where buong they Pilipinas. Were strong. So, identified naman namin yun. So, balikan namin yun. Which ones are these in particular? Hindi ko na kukwento yun, dahil baka puntahan pa ng mga kalabang ko. Ah, hindi. Magkailangan naman puntahan mo talaga. Pupuntahan para po. Maabangan naman ng mga tao kung gusto kanilang makita o marinig, di ba? Kasi ngayon, kampanya, syempre, iba pa rin yung, although we're at the time of a pandemic, iba pa rin yung nakikita kanila, di ba? At sasabihin ng iba, ayan, nakarating dito sa amin yan eh. So, at least ito, ano, pwede kong boto to kasi natatandaan nila kami na karating sila dito. Mayroon ko kasi mga probinsya na malalakas talaga nag-perform well si Pangulo Duterte at si Senator Bongo that 6-2019. Ano. Right. So, balikan namin yan. Like Batangas, La Union, Ilocos Sur, Isabela, yung malalakas yung Cavite. So, Pangasinan, doon, tagaroon Pangasinan, ako eh. The president performed very well in Pangasinan and some parts of Region 3, kuno Senator right. Bongo, and then of course Mindanao and some parts in Visayas. So yun po are ano mga high priority provinces namin. Inikot na namin, nabalikan namin ulit ngayon. Mm-hmm. Okay, so ang tanong ko sa iyo, mayroon mga sinasabi that because the president's ratings had gone down from an all-time high before, sabi nila this might also affect the team of the president, which includes you, di ba? So, how do you look at this? How do you assess this? 91% pa ang Pangulo ngayon. Napakataas. So, kung bumaba yan po, napakataas pa rin yan. Kahit sa buong mundo natin itapat. So, of course, if it goes down, na maapektuhan kami. Pero,
Hindi masyado dahil napakataas pa rin so, po. So sa tingin mo, oo, that one is not really... Yung taas na approval rating niya po, yes, will go for us. Yung positive, it will work positively for us. Dahil I've been going around and... Sa tingin mo, magta-translate yun into votes for you guys? Palagay ko po kasi yung mga leaders na makakausap na, nakakausap namin, mm-hmm, governors, mayors, and congressmen, are all waiting for the final endorsement eh. Mm-hmm. You know, wini-welcome ang lahat, wini-welcome yung malalakas. Pero pag alis nila, nasabihin, sino bang i-endorse ng presidente? Ah. So, ganun pa rin po eh. So, inaantay ang tatay magsalita. So, okay, so ngayon, nandiyan na tayo, no, sa strategy nyo, and then you're looking at the social media. Eh, yung mga kabataan. Kasi, you know, apparently, you can be, you know, you can tap the youth. Diba? Kasi mas active sila ngayon because nga, especially with the social media. Uh-huh. So, how will you get the youth vote? Hit the social media. They're in social media. And then what can you promise the youth? Well, of course, you know, if we want a... You know, the youth is tired of corruption. They feel, oo, they ang kabataan, feel hopeless nang actually, you know. Mm. So, kung ikaw ang nando doon, kung ikaw ang bibigyan nila ng pagkakataon, palalakasin po natin ang laban. And paano? That's what I said. We will put structures, we will put funding, mm-hmm, we will put people with high integrity in office at babaka pa natin ang batas para hindi natatakot kumilos. Will you also be willing to, or will you open your doors to suggestions, interactions from the youth sector? Opo, definitely. That's why I will create the National Anti-Corruption Council. In fact, mm-hmm, ginawa ko na po sa PACC yan, Coordinating Council, so that ang mga kabataan, simbahan, will have a position or a place in the council where they can thresh out their issues and, mm-hmm, information na gusto nilang ilabas. So, yan po ang isang lakas ang kailangan natin ibigay sa kabataan. Yung magkaroon sila na access sa paamahalaan, mm-hmm, access sa governance, at access sa mga opisina na mailalagay nila yung kanilang mga ideas. So, yun po ang magiging role ng Anti-Corruption Council. Okay, so, eto naman. Punta na tayo sa mga 64 senators, senatoriables, 'di ba? Eh ang biggest na nakikita ko po diyan ngayon na kailangang pagtalunan at pag-awayan nila na ng votes, yung mga bumabalik. Uh-oh. Yung mga re-election, 'di ba? Re-electionists, 'di ba? At yung mga popular, 'di ba? Paano po ninyo sa tingin ninyo maka-counter yung mga advantages nung mga yon? Kasi, for example, yung mga incumbent ngayon at nagsisik lang ng re-election, meron na silang ano eh, meron silang advantage, saka upo sila eh, di ba? Ngayon, yung sa mga bumabalik, eh, dati nang naging senador yan eh, so mabigat din, they're also a force to deal with, di ba? And yung pangatlo, yung mga popular, yung mga galing sa TV, yung mga, or sa radio, di ba? Or sa sumikat one way or the other na ganyan, na hindi natin alam kung, well, mahirap na magsalita, no? But they're very popular. Kahit anong gawin mo, nandiyan sila. Oh, so what is your strategy now? That's why we have to explain and meet as many leaders and people as we can and tell them na, you know, sabi ko nga sa iyo, magagaling lahat yan eh. Pero, at saka pakinggan nila lahat. Pakinggan nila lahat. Pero alamin din nila yung nakaraan at yung mga nagawa na. That's right. Well, yung track record po talaga, ang wag hold water kung sino sila. You can promise the moon and the stars. Pero ano ba talaga nagawa mo? Yun lang talaga ikaw. So, vote wisely, choose wisely, listen to all of them, and you know, research kung sino talaga sila. Yun po ang maitutulong ninyo sa ating bayan. Dahil kung sino yung leader ninyo, yan lang na ilalagay natin, yan ang magiging future ng ating bansa. Okay, so ngayon, ang tanong ko, bakit si Greco Bellica ang iboboto nila? Doon sa 64 na yon, bakit kasama ka sa dapat nilang iboto? Oh, okay, well, I guess ulitin ko na po. Hindi, kasi alam mo, very general yung sinasabi mo, Chairman, eh, and that's good, di ba? Pero how are you able to actually get them? Bakit ikaw? Pag halimbawa, ako yung ano mo, bakit
kita isasama sa listahan ko. Well, if you're really looking for... Meron kasi nabing magandang answer kanina dyan eh. Sabihin mo na yung totoo, yung gusto mo. Sabihin mo na. Dalawa lang po yan. Debiro lang. Sige, go ahead. If you really want a strong fight against corruption, as someone who can, you know, put a stronger fight against corruption, kaya ko po ibigay sa inyo yun. Gagawin ko po talaga yun. Diyan ko na dinedicate ang buhay ko. Pangalawa po, para madagdagan naman ng pogi sa Senado. So, para madagdagan ng pogi sa Senado. Biro lang. Di ba, kaibigan naman. So, pagbibigyan natin, ano, di ba? Tsaka marami yung poprotesta sa inyo niyan. Okay, so, in the last few weeks, before na tayo magkaroon ng election, ano po ang sa tingin ninyo na kailangan ninyong gawin more, to focus more on? Kasi alam mo, sasama kayo sa mga, sa entablado, sasama kayo para marinig kayo ng tao, di ba? But on your own, ano sa tingin nyo ang kailangan nyong priority or to focus more on? Yeah. Para maka-jumpstart kayo, kasi parang sa mga surveys ngayon, kung titignan mo, medyo parang napakahirap na abutin yung ano eh, yung Magic 12 na yun eh, di ba? So, but, you know, you are confident that you can get in, correct? If God wills, of course, nothing is impossible, ano? Pero, that's true, but your confidence level, ano ang confidence level mo? Ayoko mag-overconfident eh. I'd rather fight na para akong laging nanghuhuli. So, hindi ako kumpiyansa. So, what is your strategy for fighting now? You really have to hit the airwaves. You know, kasi unquantifiable ang airwaves, you know. Mm-hmm. And you really need to work hard to, you know, be there and talk to the people and to the right leader. So I guess that's the best thing that you can do. Okay, so siguro ito na yung last na question, and then after that we will get you to address directly yung potential voters mo. Ang uling question ko, ako, kasi kilala ko po kayo na dati po kayong politiko, you were once a councilor, I was not really surprised that you are going to run again and go back to politics. Pero akala ko, tatakbo kayo sa City of Manila. Hindi po ba? So, nagkamali po ba ako noon? So, bakit po mas pinili nyo maging senador kaysa sa ano? Pwede nyo naman sabihin kay Presidente, sa Pangulo, na pwede po siguro mas effective ako sa Manila dahil nanggaling po tayo doon at medyo mayroon malaki po yung base natin doon. Well, I had offers. Ano? Hindi, totoo? I had offers po. But then, I wasn't really considering yung pagkandidato. Eh, no? But then, dito ako niyaya. Eh, no? And dito ako pinatakbo. If I was asked to really run, I would have considered, you know. I love the city. So, you mean you are open? Oh, okay naman. Okay naman. Basta mapag... Ang ganda ng syudad natin eh. Maraming pwedeng gawin dito. Totoo yun. Kung seryosohan lang talaga. Oh. I mean, marami nang ginawa yung iba, pero palagay ko, meron pa. Oo naman. Palaging meron pa. Okay, so at this point, Greco, I'd like you to address directly the voting public. Sabihin nyo na po sa kanila, magpakilala na po kayo sa kanila, at sabihin nyo po anong number nyo sa balota. Go ahead, sir. Okay. Mga kabayan, ako po si Greco Belhica, ang dating PACC chairman, dating commissioner. Ako po ay, wala po akong pagmamalaki sa inyo. Anak lang po ako ng preso na naging pastor. At ngayon, nagkaroon ng pagkakataon na, you know, maging kapakipakinabang na membro ng Lipunan. Ang aking opisina po na pinangunahan na opisina yung tinatag ni Pangulong Duterte para labanan at pangunahan ang kanyang kampanya sa korupsyon. You know, pinakamarami ho kami, unprecedented ang aming accomplishments yan at sa laban ng korupsyon. And yun po ang pagpapatuloy ko sa Senado, if God allows. And I will make sure that we will strengthen the justice system, the anti-corruption campaign, so that we can put structures and people in office to strengthen fight against corruption so that government can secure food, work, trabaho, mabigyan ng trabaho mga tao, healthcare, magkaroon ng matibay na programa sa edukasyon para matulungan po ang ating mga kababayan and
unless we put up a stronger fight against corruption, unless we put people in office na katatakutan ng mga korup at kriminal, hindi po asin sa ating bayan. So, nandito po ako. I'm offering my services sa inyo po at asahan po ninyo na kung ano po ang sinimula ni Pangulong Duterte, pagpapatuloy ko po. Kapalit man ang buhay ko. Maraming salamat po, number 9 sa balota, Greco Bellica para sa Senado. Ayun, nakala ko naman na makakalimutan mo yung number mo. So, maraming salamat at sana madagdagan ng pogi sa Senado, di ba? Thank you. Okay, so maraming salamat po sa inyo. Good luck po and we hope to see you again soon. Thank you, ma'am. Thank you. God bless. Okay, so maraming salamat po sa ating PACC Chair at Senatorial Candidate Greco Bellica. Dito na po nagtatapos ang aming mainit na talakayan. Magbabalik ang Diretsong Pananaw sa susunod na linggo. Ito po si Kim Bernardo Lokin. Maraming salamat.